For today's video po, tara magluto tayo ng beef stew. Sa mainit na makawali, naglagay ako ng mantika at iprito natin yung ating kalahating kilo ng beef goulash sa high fire or malakas na apoy for about 5 minutes. After 5 minutes, brownish na siya, so hangoy na natin. In the same frying pan, nilagay ko itong chopped na malaking onion and then 3 stem ng celery, chop din siya, and then together nung 1 medium size diced carrots, and then isaute lang natin for 3 minutes and then i-add natin tong 4 cloves ng minced garlic. So isaute lang natin for about few minutes more, at kapag translucent na po yung ating sibuyas ay alisin na natin sa apoy, and then after nyan, ilagay na natin yung ating beef at saka yung ating sauteed vegetables sa isang casserole. Sa same frying pan ay nagprito ako ng mushroom, isang pack po yan, ini-slice ko na. Kapag brownish na yung kulay niya, ilagay natin yung 1 tablespoon ng flour. Kapag brownish na po yung kulay ng flour, pwede na natin siyang ilagay dun sa ating casserole together nung beef at saka yung vegetable stir fry natin. Isunod natin tong minced adobo anabim or pwede rin ng red wine, 1 glass lang. After noon, maglagay tayo ng black pepper, ng 2 tablespoon ng rasik agbanyot or tomato sauce, and then after noon, 1 tablespoon ng paprika at itong ating 1 tablespoon ng Italian herbs. So, maglagay rin tayo ng beef stock. Situate na kailangan enough yung beef stock para maluto po yung ating beef goulash. So, haluin mo lang, and then after niya, takpan mo. And then, in medium fire, pakulaan mo po siya hanggang sa lumambot yung ating beef. Halu-haluin nyo po from time to time kasi baka po masunog yun sa ilalim. And then after niya 1 and a half hour, naglagay na ako ng 2 pieces chopped na potatoes and 1 teaspoon po ng salt. I-defense po yung salt sa inyong panlasa. Haluin nyo lang po at pakuluan muli hanggang sa lumambot yung patatas since yung pong ating baka ay luto na. So for about 5 minutes, luto na rin yung patatas dyan. So after po noon ay ready na ang ating beef stew. At pwede natin siyang iserve sa ating lunch. Napakasarap niyan, kapartner, ang mainit na kanin. Hopefully nagustuhan mo ang recipe na to, and sana makapag-subscribe ka din sa aking channel. Bye-bye!